Nagkakilala talaga kami ni Ana sa ano, sa Makati Med. Nag-work ako ron as outsource, siya naman MMC employee. Tapos pinakilala siya sa akin ni Rodette kasi dapat siya yung papalit sa kanya. So nagdadala lang siya lagi ng documents sa akin from HR ganon sa office namin. Una, bala ko talagang ganun na lang kasi feeling ko naman hindi ko rin makukuha. Pero yun pala, ingitian nyo lang. Ano, pag doon magdadala siya sa akin ng document, bago niya ibigay sa akin yung document na yun, niningitian niya ako. As in, ang tawag din sa kanya kasi sa office is smiling face. Parang nakaka-brighten up ng day pag nakikita ko siya. Parang nilook forward ko na everyday na pumunta siya sa floor namin. Si Ana kasi napaka ano niya, maintindihin niya. Nakakatuwa siya kasi ibang-iba siya pag nasa office siya. Believe ako sa kanya kasi yung mga work niya laging tapos. Pagkakatiwalaan din kasi talaga si Ana. Siguro ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkakasal, pinagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa Panginoon ng may kapal. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos, huwag papag-iwalay ng tao. Put your hands in mine, don't look back. Pero nung nakilala ko siya, na nag-uusap kami every night, na pinapayuhan niya ako sa lahat ng bagay, pati sa family ko, as in siya rin yung way kung bakit naging siya yung way kung ano, paano kami naging close ng family ko, kasi kumbaga parang yung family kasi nila is super oriented, so parang na-adapt parang na-adapt ko yun na maging okay sa family. Then, lagi siya nagpapayo sa akin na maging okay yung lahat. Han, ito na yung matagal na iniintay natin, yung kasal na pinapangarap natin. Mas mamahalin pa kita lalo, araw-araw itang iintindihin. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Maliit tong lugar na to sa lawak ng pangarap ko para sa ating dalawa. I love you, Han. Sana sa lahat ng nangyayaring to, gusto kong patunayan sa'yo na kahit anong mangyari is nandito lang ako sa tabi mo at hindi talaga kita iiwan. Kasi kung ano yung pinakita mo sa akin ng mga panahon na down ako, gusto ko na ibigay din sa'yo yon. Pakita ko sa'yo na gagawa tayo ng magandang pamilya na tulad ng gusto mo ng family. Give me all your trust.